Hello guys, good morning. Andito tayo ngayon sa Maadi Cairo, Egypt. Meron pong kaganapan kasi Independence Day, kaya nandito po ako sa Cairo, Egypt. Papasok tayo sa loob, manood tayo ng kaganapan. Okay, let's go. Pakita ko sa inyo yung aming Cairo Egyptian Embassy in the Philippines. Philippine Embassy in Cairo, Egypt, yun. Okay? Ayan. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kanan ba? Kanan. Paglayang minamahal, usap ng mataw at may tagumpay na nakiriging. Ang duduin na tarang ay kailang pa may di magigili. Lupa ng araw na walang pagsinta, buhay lang isa piling mo. Ang ligaya na ba ay mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Sabi-sabi po natin bigyan sa inyo ng palunupan katapatan sa katawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino. Buong katapatan ng lupa. Buong katapatan ng lupa. At sa bansang iyong sinasalista. Mayroon at katapungan at kalera. May pinakikilos sa sabi ng magalos, magatao, makakalikasa, at magbansa. Maraming salamat po ka. So, ating titula. Sino po ang nagdeklara ng Philippine Independence Day sa Cavite, Cavite? Emilio Aguinaldo. Maraming salamat po. Anong date? June 12. 19 or 18? 18. 18. Maraming salamat. Narito naman po sa Consul Voucher. Para basahin ang mensahe ng dalihin ang Department of Foreign Affairs ng San Diego ng mga Diyosyo. Sustainable progress among the challenges posed by the pandemic. We seek to elevate the vibrancy of the Philippines to endless decades. The Philippines is a very important thing. The reminds us of how the hard-fought freedom.
18. Just 11 days after the declaration of Philippine independence, our work has remained constant. So it's a pleasure for us on this occasion, on this special day, that you join us here today. And I must say that you wore our national attire with pride. All of you look wonderful. I think we're going to run out of prizes or certificates. But I thank my university staff who included that invitation. Culture, language, how we mas malaki yung responsibilidad at saka burden para ipaalam sa mundo that we are Filipino. And whether it's 125 years or legally and technically since 1946, we are, as Vice Consul Kapati reminded me yesterday when we had a discussion on what I should say today, that we are the cradle of freedom and democracy in Asia. I went into another discussion. I told him, how do we tie in and remind everyone that the Declaration of Freedom, what is it really about? Yeah. So my definition of freedom, sa akin, ang kalayaan ni dapat to have freedom from want, from fear, from something else. But that means if you have what you have the security of being able to do, kung ano gusto mo sa buhay mo.
wala kang takot kung ma-express mo yung gusto mo, as long as it's within the bounds of civility, law, maybe, and you can do so. So, ang mensahe ni Secretary Tocolion sa kasaysayan at kinabukasan, we must know our history, but we must also work towards our future. So every day, the president also reminded us in the speech that he gave today, not that one, but another one, that the government commits to work towards the implementation of the Philippine Development Plan, because gusto natin ito pa rin, ambition natin ng 2040. So kapatid mentioned to me kung ano yung ambition niyan, pero sa magaling salita, right? Ambisyon ng lahat, magkaroon ng bahay, sasakyan at, mayroon pa isa. Ha? Panatag na buhay. Every day, yan ba ginagawa natin? Working towards that? Or do we get caught up in buying an iPhone 15 in September? Ako yung naamin ko, paano ako bumili ng iPhone 15? Dahil secure raw siya, secure sa cyber security. Basically, kalayaan is about being able to do what we want while we respect others. And whether it's a legal independence or not, that for me is freedom. So I call on you to work towards that goal of freedom, to be financially free, legally free, and so on. We hold a national flag raising every Sunday. If you are free, inform us. Usually we hold it upstairs at 8:45 every Sunday. If you have time, you can come and bring breakfast with you. Because we never have breakfast every Sunday, only today. Welcome again to what is our simple celebration. We hope that this reminds us of who we are and where we want to go. And again, maligayang araw ng kalayaan. Salamat po. Maraming salamat sa tiyak. Sino po ba ang nakakamiss ng Pilipinas? Parang wala. Manila. Sino po ba ang nakakamiss sa Pilipinas? Lahat. Gusto po namin